Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay isipin ang mga hindi ligtas. Tunay po napakahalaga sa gawain ng Panginoon ang magandang samahan at pagkakaisa. Dahil po rito, sa magitan po ng kakaisa, sa biyaya ng Panginoon, marami tayong magagawa. Kaya sabi nga po sa Genesis 11:6, ito po yung pagkatayo ng Tore ng Babel, na dahil nagkakaisa ang mga tao at iisa kanilang wika, magawa nila ang anumang kanilang magustuhang gawin. Kaya po nakalungkot po sa isang iglesia o sa anumang gawain ng Panginoon na kung mga Kristiyano po roon, mga membro, ay hindi nagkakaisa at maaari may alitan pa. Halimbawa po, may dalawang membro nag-away at nangyari, ang ibang mga membro ay nagkampi-kampihan at nahati po ang iglesia. Yun po dahil sa kayabangan o dahil sa wala sa ilang gustong umamin na nagkasala sila at nagkamali, nangyari po, hindi nagkasundo at nag-alisan sila sa iglesia. Kaya po nangyari po itong mga minamahal, sa palagay niyo, sino kaya ang nagwagi? Ang iglesia? Ang gawain ng Panginoon, ang nagwi po rito, nanalo po rito, ay ang Diablo. Dahil po sa halip na magtuo ng mga miyembro sa gawain ng Panginoon, lalo na ang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga diligtas, ang kanila po ang pinagtuunan ang kanilang sarili. Sa mga gawa 15 po sa Biblia, aroon po si Pablo at Bernabe, at nagkaroon po silang isang mainitang pagtatalo ukol po sa pagsama o hindi pagsama kay Juan o si John, na tawag din po na Mark or Marcos. Ukol po ito sa pagdalaw sa mga lugar kung saan sila nangaral. Totoo pong hindi sila kasundo, nakahiwalay po ng landas si Pablo at si Bernabe, ito po hindi naging kasiraan na ebanghelyo. Masaya nga rin mga minamahal na napabuti pa siguro at nagalo pang naibahagi at naikala ebanghelyo na sila po ay nagkahiwalay. Kaya natin pong pahalagahan, no? Atin tungkulin at na iglesia po na magdala ng ebanghelyo sa mga diligtas. At huwag tayo pong silbing hadlang sa gawain ito. Nawa tayo po'y laging magkaisa at tayo po'y laging tumulong. Maraming salamat po.